aking lifestyle vlogger. Ngayong araw na to, ayan, ang ingay-ingay na. Malaga ako sa taas. So ngayon po ay start na para ipakita ko sa inyo yung nangyari dito sa ating tambayan. At ito nga po yung behind the scene. Ayan, papakita ko sa inyo kung gano'ng kagulo at gano'ng kadugyot. Dugyot talaga yung lugar ni Manay. Dahil under construction nga po tayo, sinabi ko na. Kaya hindi ako masyadong makapagturo ng bread recipe, cakes, kasi po yung oven ko na malaki ay nakalagay dun sa dulo, nakastock. So dito may kita nyo, nakatambak pa yung mga ibang gamit namin. Ayan. So madilim, di ba? Tapos yung aming mga pan. Then, okay. So dito na tayo, mga Manay. Ayan. Ito yung ating tambayan na malapit nyo nang makita maayos. So, ito ay dirty kitchen dapat. Tapos, nung nakita kong white na white siya, parang hindi yata dirty kitchen. Ito ay baking area, yes, mga Manay. Kasi, isa to sa pinangarap ko, sabi ko na, gusto ko magkameron ng isang malaking baking area para po pag magagawa ng mga programa, kapag baking pantry, diba? Mas malaki, mas maluwag, ayan. So, team puti tayo dito para sa part na to, palibot. Ayan, maraming cabinet. Ngayon sa mga magtatanong, ito po ay dinuko. Yan. Duko po yan, hindi siya laminated. Tapos, ayan, kulay gray yung aking tiles granite na ginamit dito. Then, ayan, puro cabinet. Tapos sa kabila, then ito, may kita ninyo. So, magulo pa talaga. Ayan. Nakatambak dito yung oven kasi hindi ako makapag-bake dahil nagano sila dito, nag-i-spray sila ng pintura. So, masakit sa ilong po. Tapos, syempre, nagbasilya. Ngayon, ayan yung place na magiging tambayan ko soon. Kasi mas maluwag dito, mas mahangin. Kasi tabusan yung kabilaang gilid. So, ang napakaganda nito. Napakita ko na to last. Yung unang-unang mga vlog ko. Yung itsura na ito. At ito na nga po yung finish. So, hindi pa masyado nakikita yung ganda. Ngayong araw ay naglilinis po kami. Ayan, naglilipat kami ng mga nilalagay namin sa aming baking pantry. Ayan, ito yung pantry ko na mahaba hanggang kabila. Ayan, tapos sa likod ni ate, meron tayo ditong ito, pinakamalaking stante yan. Hanggang baba, meron siyang cabinet. So, kung mapapansin nyo, napakaluwag nitong place na to. Kasi, talagang, ito yung isa sa mga gusto kong place dito sa bahay. Kasi, yun nga po, maluwag na makakapagluto, makakapagmasa, o kaya kapag may mga selebrasyon na maraming luto, maluwag, hindi ka magsisiksikan yung mga tao. So, yan mga Manay, samahan nyo ako kasi maglilinis po kami ngayong araw na to. And, ayan, sa mga nag-request, matagal nyo nang nire-request, namimiss nyo na daw ako. Namimiss nyo na ako dito sa aking lifestyle lang. At yan, mag-start na tayong manggulo. Ibabahagi ko sa inyo yung mga behind the scenes sa taas, sa second floor, at sa rooftop, kung yung mga nangyari, at yung ating mini bar na pinapakita ko sa inyo. So, tara na! So, yan mga Manay, tapos na tayong maglipat ng ating mga ginagamit sa pag-bake. Ayan. So, dito ko siya nilagay dahil baking area to. So, tapos na po ako magsalansan. Hindi ko na sa inyo pinakita dahil hagard-hagard. Tumutong-tong ako dito. Ngayon, ito naman, kung saan ko ilalagay itong aking mga kahoy na panggamit sa pagbablog. Kasi, nagiging team puti at team kahoy po ako ngayon. Sa totoo, hindi po ako mahilig sa puti. Pero nung nakita ko kasi na, nung pininturahan na to, nung naduko na ng kulay puti, maganda pala kasi nakakaliwalas. Lalo na kapag baking area, alam naman natin, pag baking area is, hindi may iwasan yung kadugyutan o yung kaguluhan. Pero kapag kulay puti, mabilis siyang, kumbaga, malilinisan. Tsaka parang malinis tignan kapag nagluluto ka, lalo na ng mga cake, tinapay, ayan. So, eto, siguro dito ko i-display dito sa stante na to. So, ayan mga Manay, pakita ko muna sa inyo lahat yung mga pinagsasalansan ko. Ayan, dahil mahal na mahal tayo ni Jersey. Ayan, meron tayong mga flavoring na condensed creamer na madalas kong ginagamit sa dessert para sa ating custard cake.
at ating leche flan yan, and ating evaporada. So, ito pa yung aking mga ibang ginagamit. Ayan. At syempre, hindi magpapahuli ang Bakersfield. Yan, nakatuwang ko madalas sa paggawa ng icing para sa aking cake kasi napaka-stable, 100%, na hindi kayo papahiyain kahit sobrang init. Sa mga lagi nagtatanong sa akin kung anong lasa ng kanilang butter whipped, panalong-panalo. Napakasarap, lalo na kapag hinaluan nyo po ng mocha flavor nila. Panalong-panalo. Then, ito yung kanilang bagong packaging ng classic whipped. Yan. Tapos, yung ating Mr. Hot Gulaman at Relish product. Yan. So, dito ko po nilalagay para nakikita ko na akala ko sa sobrang haba nitong mustante na to, eh, sabi ko, ang haba ng lagayan ko. Di ko akalain na kukulangin pa kasi meron pa po kaming mga hindi pa nalilipat dito. Kaya, inuunti-unti namin. Ayan, nagbabacuum kami. Tapos ako rin yung naglilinis ng plancha. Yung plancha, yung lagayan po ng tinapay. Ayan. Kaya hindi ko na mapakita sa inyo kasi hagardo ang inyong ina, ang inyong tanging ina. So ayan, magsalansa na tayo. Unahin ko to. Ito ko siguro ilalagay para maganda-ganda kasi I'm Team Kahoy. Ayan. So shoutout po sa aking mga avid fan na sinusubaybayan ako hanggang sa aking main channel, Madiskating Nanay. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Sana po magtuloy-tuloy na makapag-vlog ako dito, makapag-share sa aking lifestyle vlog kasi sobrang busy po talaga, kaya wala akong time. Ayan, niyaya ko yung anak ko na mag-vlog kami. So sa mga magtatanong, marami kasing na yung kumbaga na inggit, ang daming mga nagtatanong, ang ganda daw, saan ko daw binili? Ayan mga manay, palapit nga anak. Ayan. Eto po, ayan, nabili ko po ito sa Lazada. Ayan. Siguro, try kong ilagay sa aking description box o pa kung saan ako nag-order nito para makapag-order kayo online kasi ang ganda niya. Grabe. Nakaka-social. Nakaka-native. Lalo na kapag kakain ka, tapos nakakamay. O, di ba panalong-panalo? So, nagko-collect po ako ngayon ng kahoy-kahoy kasi basta, masaya. Nakaka-ano siya? Nakaka-ganda. Tignan. Tukaw ko muna. Nasaan ko muna mga manay? So, dito ko siya nilagay. Ewan ko. Kung sasapian ako, baka tanggalin ko rin yan dito. Bali, dalawa po yan. Oh. Yan. Dalawa yung kahoy ko pang serving plate. Ayan. Ang ganda-ganda nila. Dalawa purpose na ito eh. Pwedeng lagyan mo ng sinabawan. Pwedeng sangkalan. Dalawang purpose talaga. Ayan. Iniingat-ingatan ko yan. Hindi naman po namin ito ginagamit. Ginagamit ko siya pang vlog. Para masaya-saya. Basta maganda yung ambience ng ano, ganda. Nakakatuwa. Mula nung napajoin po ako sa Homebodies, eto na bago ang buhay ko. Ako po ay nagpapabudol na ngayon na dati. Ito na yung kasiyahan ko eh. Hindi po ako maluhong tao. Pero, maluho ako sa kagamitan. Kapag mga pang-baking, ayan, hindi mo ako mapipigilan, talagang bibili ako. Ang ganda o. Ang ganda-ganda mo na yun. Inuman. Marami po kayo ma-order doon. Magaganda. Ilalagay ko po sa description box po sa baba. Para makita nyo kung saan kayo. Pwedeng mag-order online. So, ayan. Tapusin ko muna ito mga manay. See ya! So yan mga manay, anong oras na po? Mag-alas 10 na lang gabi. At hindi pa namin ito natatapos totally kasi sobrang dami pa. Tapos nakita ninyo yung sahig. Kailangan pa namin po i-brush yan. Para matanggal yung mga nakadikit na ayun o. Yung nakadikit na mga ano po, pintura. So comment down below nga po kung meron kayong masasadya sa akin na pwedeng gamitin pantanggal ng pintura sa tiles kasi marami pong ganyan hanggang dun sa rooftop. So, yan. Ito yung nalinis na namin. Paikot mga anak. Ayan. At ito na. Yan. So, ganito po kalaki. Ngayon, kung updated kayo sa aking lifestyle vlog, may kita niyo yung una
na pinakita ko to na walang kaayos-ayos. Dito ako nagbalde, nagbaldeyo, nag-is-is. So, ito na po yung lugar na yon. Ngayon, kung mapapansin nyo, hindi siya, wala siyang kisame. Di ba, naka-open lang siya. Hindi po talaga ako nagpalagay. Kasi gusto ko. Hindi naman siya dito totally ma-init. Kasi tagusan nga po yung hangin. Kabilaan na yan. Kabilaan yung hangin. So, hindi siya ganun kainit. Tapos, unang-una, baking area to. So, kailangan pamaintain pa rin talaga na makakaalasan ng maayos yung ating tinapay. So, yan. Hanggang dito na lang muna, mga manay. Yung i-update ko sa inyo kasi sobrang dami pa. Pero, pag natapos to, abangan ninyo yung next vlog ko. Linisin ko muna tong mga kakalanatan nito. Dahil hanggang doon sa main kitchen ko, ayan. Magulo pa po. Ayan o. Sobrang gulo pa. Kaya hindi ako nakapag-share ngayon sa inyo ng recipe. Pero again, dun sa mga nag-PM sa akin, nag-email. Ayan, si Sir, yung Seaman. Kilala mo yan kung sino ka. Hayaan mo, i-share ko yung mga commercial bread na pwede ninyong pagkakitaan. So again, ako po ang inyong Mel Choice at ito ang aking lifestyle vlog ngayong araw na to. Ang bonggang-bonggang lifestyle vlog na hindi ko natapos kasi sobrang dami. So dito ko nilagay yung aking mixer sa side na to kasi nandito yung saksakan. Tapos dun ko nilagay yung oven ko. So wala pa po akong lagayan ng tray soon. So ilipat ko dito mamaya yung stainless na mesa. Again, maraming salamat mga manay sa Team Manay. Ayan, proud to be manay. Ito ang aking lifestyle vlog. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipes. And abangan nyo mga manay dahil magpaparapol po ang inyong manay dito sa ating lifestyle vlog. Para sa inyo yan, para sa mga avid fan ko, comment down below ang mga gustong mag-join sa ating parapol. Yes, magpapag-game si mga si manay. Kaya abangan nyo yung mga i-update ko pang mga videos dito sa ating tambayan dahil dito ako kukuha ng itatanong ko sa inyo at kung sino makakuha ng tamang sagot, eto na. Ayan. Ay, umimigay po ako ng mga pan. Ayan. So, ayan mga manay. Marami pa to. Kukunin ko pa dun sa kabilang bahay. So, ayan. Abangan niya yan. Kaya kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe mo yan para kaabang-abang pa sa mga videos na nangyayari dito sa ating tambayan. Ayan po, isa po na ako. So, kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!